Ito po ang programa na ito, ang 4Ps, ay itinatag noong panahon ng Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo para matulungan at matugunan ang pangangailangan ng mga kababayan natin na mga mahihirap. Yung hirap na hirap, itawid ang pang-araw-araw. And this resulted in the creation of this 4Ps program. Currently, we have like about 4.4 million beneficiaries. At responsibilidad po natin na making sure na yung mga tao na nandyan ngayon na hindi karapat-dapat ay alisin na po natin. Kasi marami pa pong nag-aantay, marami pa pong nakapila, waiting list. Araw-araw sa ginawa ng Diyos, simula na pinag-usapan ho natin itong 4Ps na ito, araw-araw ang tanong sa akin, paano ba ako makapasok dyan? All I can say is, sandali lang po, inaayos namin ang listahan. Inaayos ho namin ang programa, marami po kaming aalisin. Yan sa 4.4 po na yan, abay halos kalahati na po yata ang aalisin ho natin. That is because of the work of the listahan and program natin in coordination, of course, with 4Ps program. Marami po tayong, binigyan po ako ng listahan kahapon ni Direktora Gemma, nakita ko po na marami na pong classified as non-poor. Ibig sabihin, umasenso na, umudlad na, pero tumatanggap pa rin po ng 4Ps. Mga anak na graduate na, mga anak na may trabaho na, IT na, nurse na, engineer, seaman, pero tumatanggap pa rin. Meron namang nakaantay sa pila na walang-wala talaga, namatay yung asawa, wala siya labandera, may tatlong anak, hindi alam kung paano itawid. So, I need your help as grievance officers. You have to tell us kung sino itong mga ito, we need to remove them. Alang-alang po doon sa mga tunay na mga mahihirap, tunay na mga walang kakayahan na itawid yung kanyang pamilya hanggang bukas. We need your help here. Ito po ang programa na ito, ang 4Ps, ay itinatag noong panahon ng Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo para matulungan at matugunan ang pangangailangan ng mga kababayan natin na mga mahihirap. Yung hirap na hirap, itawid ang pang-araw-araw. And this resulted in the creation of this 4Ps program. Currently, we have like about 4.4 million beneficiaries. At responsibilidad po natin na making sure na yung mga tao na nandyan ngayon na hindi karapat-dapat ay alisin na po natin. Kasi marami pa pong nag-aantay, marami pa pong nakapila, waiting list. Araw-araw sa ginawa ng Diyos, simula na pinag-usapan ho natin itong 4Ps na ito, araw-araw ang tanong sa akin, paano ba ako makapasok dyan? All I can say is, sandali lang po, inaayos namin ang listahan. Inaayos ho namin ang programa, marami po kaming aalisin. Yan sa 4.4 po na yan, abay halos kalahati na po yata ang aalisin ho natin. That is because of the work of the listahan and program natin in coordination, of course, with 4Ps program. Marami po tayong, binigyan po ako ng listahan kahapon ni Direktora Gemma, nakita ko po na marami na pong classified as non-poor. Ibig sabihin, umasenso na, umudlad na, pero tumatanggap pa rin po ng 4Ps. Mga anak na graduate na, mga anak na may trabaho na, IT na, nurse na, engineer, seaman, pero tumatanggap pa rin. Meron namang nakaantay sa pila na walang-wala talaga, namatay yung asawa, wala siya labandera, may tatlong anak, hindi alam kung paano itawid. So, I need your help as grievance officers. You have to tell us kung sino itong mga ito, we need to remove them. Alang-alang po doon sa mga
tunay na mga mahihirap, tunay na mga walang kakayahan na itawid yung kanyang pamilya hanggang bukas. We need your help here.